Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano pa pong dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito, ito may kugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Hello! Good afternoon, mga kaibigan! May naghihintay sa aking mama dun sa kabila. Wow! Ang aking partner, David Oro. Good afternoon! At nasumasa inyo na ang palatuntunang BNSP, Balita na Serbisyo Pa, with yours truly, Edwin Eusebio, and of course... Ang inyong lingkod, David Oro, kumusta po kayo dyan? At kumusta naman ang aking audio at video? Hindi ba ako masyadong wash out? Damn, aganda pero yung video mo parang malalim. Parang malalim yung audio mo, pero yung video mo okay, ganda lalaki ay. Hindi, talagang malalim. Nasa malalim na ano ako eh. Kaya kinaroroonan. Nasa bat cave ka na naman ha, partner. Alright, mga kaibigan, ngayon ho ay... National issues na pag-uusapan natin. Of course, mamaya, abangan nyo yung ating mga possible na ma-interview, partner. Tama ka dyan, partner. At syempre, patuloy mo tayong matututukan ng ating pong mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. At siyempre, pwede nila tayong sundan sa DWIC882. Yan po ang itatype po nila sa kanilang search box. At ang website po natin ay DWIC882AM.com. At ang Facebook page ay Balita na Serbisyo Pa, Parker. As usual, ito, tinatype ko na nga at nakita ko na yung ating Facebook page. At ang ating po naman mga linya ng telepono, 84701750254 at ang ating usual text line 0999-376-6768. Yes, Parker. At ano nga pang mga mainit na issue ngayon? Siyempre, maliban sa mga issue na lumutang sa nakaraang State of the Nation address ng Pangulong Duterte, Parker. Siyempre, yung iba't ibang mga reaksyon, maraming mga nagtotrobak ng picture kasama si Heidelin Diaz. Nagkaroon ka ba ng moment with Heidelin? Moment with Heidelin Diaz. Wala. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makasama si Heidelin. Kami ni Paring Fred. Kami ni Paring Fred Belamala nakasama ko dito. Lagi namin kasama si Ogie Diaz. That's... Sabi ko nga. Anyway, partner, ang isa sa mga mainit na issue, of course, binanggit mo kasi yung SONA, ang napansin ng marami, partner, yung Pangulong Duterte, definitely. Yung kanyang, wika nga, pahinto-hintong pagsasalita. Pagkatapos ng bago, before that, kung napansin mo, patalas ang mata mo, yung medyo, sabi nga natin, wala sa timbang, wala sa balancing paglalakad ng Pangulo. Parang may vertigo yata, Pangulo, no? Actually naman, talagang aminado naman ang Pangulo sa kanyang pagsasalita na medyo hinihingal siya, nahirapan siya magsalita. At the same time, ay siguro baka sa masyadong mahabang pagsasalita niya, nakatayo yun na partner eh. Oo. Nakatayo. Halos 3 oras. May binanggit siya ng kasing-kasing, yung palang kasing-kasing sa mga tulad ninyo ay puso ang ibig sabihin. Correct, oo. Kaya nga doon kinuha yung salitang kasing-tahan. Ayun, oo. Sana naman, nasa okay na ang Pangulo. Medyo stressful talaga kahapon, ang haba ng kanyang pagsasalita. At medyo pagkatapos ng kanyang 2 hours at 45 minutong pagsasalita, partner, hiningal at samot-saring mga reaksyon. Siguro, yan natin hugutin yung ating poll questions, partner. Narito na ang poll questions for the day. General, ang ating usapan na may kaugnayan din sa tanong na ano ang inyong masasabi sa isinagawang huling SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, malawak ito, partner. Reaction sa kanya mga sinabi at reaction sa mga nakita sa kanya habang siya ay nagsosona, partner.
pala lang personalan at kung sabi nga intact lang tayo dun sa issue, partner. Correct. Okay, pakinggan muna natin ang ating mga Ronda Provincia sa pagkakataong ito. Ronda Provincia. Muna tayo dun sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang isa sa mga kasama natin yan, original na host ng BNSP, si Mariboy Isibino. Mariboy, kamusta na dyan? Maganda nga po, Edwin and David. Maganda nga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Nakapagtala ang bayan ng San Jose Occidental Mindoro ng 23 kaso ng mga COVID-19 variants itong mga nakalipas na araw. Ayon kay Dr. Lourdes Messina ng San Jose Incident Command System o ICS, kinumpirma nito na meron na mga variants of concern ng COVID-19 sa nasabing bayan. Ayon kay Messina, 18 dito ay ang UK variant at 5 naman ang South African variant. Sinabi ni Messina na validated ang mga ito dahil ang mga datos ay direktang itinadala sa ICSMC ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Mimaropa o Reso Mimaropa. Nagbabala din ang doktor sa publiko na magdoble na sa pag-iingat dahil maari ang may community transmission ng nagaganap ngayon. Maigit na minomonitor ngayon ng ICS ang Delta variant, lalo na at mabilis ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa bayan ng San Jose. Inukoy ni Messina mga barangay na nakitaan ang mga nasabing variant na kinabibilangan ng Barangay Labangan Poblasyon, San Roque, Pag-asa, Bubog, Mabini at Barangay 8. Ayon sa San Jose Public Relations Office, as of July 26, 2021, ay nakapagtala na ng 638 COVID-19 cases ang RGU San Jose, kung saan 32 dito ang ibong kaso, 7 bago at 39 na ang pinawian ng buhay. Samantala, nagsasagawa na ngayon ng contact tracing ang provincial health office sa mga local cases ng COVID-19, UK at South African variant sa iba't ibang mga bayan. Sa panayam kay Dr. Maria Teresa Tan, provincial health officer, kinumpirma nito ang presensya ng alpha at beta variants sa lalawigan base sa ginawang sequencing ng Philippine Genome Center o PCG. Dagdag pa ni Tan, meron na rin mga kaso ng iba't ibang variants sa mga bayan ng Magsaysay, Sablayan at Mamburaw, bagamat naka-recover naman ang lahat ng mga ito. Inataso na umano ngayon ang mga LGU na magsagawa ng contact tracing sa mga second and third generation contacts na mga kaso ng UK at South African variant sa lalawigan. Mula dito sa San Jose Occidental, Mindoro, Mimaropa, ako si Mariboy Isibido, nag-uulat sa Impilang Maitotong Lakas, DWIC. Thank you, Mariboy. Partner! Yes, at mula dyan sa Mindoro, umakyat tayo ng kaduluduluhan halos ng Northern Luzon. Alamin natin ang balita naman mula kay Ronald the Idol Domingo. Ronda Provincia. Ronald. Ronald, come in. Natanggap na ng pangapanalawigan ang unang yugto ng AstraZeneca na binili ng lalawigan. Ito ay sa pamagitan mismo ni na Governor Macho Marcos Manoto, ni OIC Provincial Health Officer Dr. Josephine Redas at ng mga kinatawan ng Department of Health dito sa Ilocos Norte. Ayon sa Provincial Health Officer, 3,400 doses ng bakunang binili ng lalawigan ang una nang dumating sa Ilocos Norte. Ganun paman, maliban sa binili ng lalawigan ay kabilang din ang mga bakunang naranggap ng lalawigan ang AstraZeneca na mula sa DOH para sa ikalawang dose ng mga kababayan na umaabot sa 5,000 doses. Nasiyan ang gobernador dahil maliban sa AstraZeneca ay may tumating na din sa bakunang Gamaleya at Janssen para sa lalawigan na malaking makakatulong sa mas mabilis na pagbakuna ng mga kababayan. Napag-alaman na 3,000 doses ng Gamaleya samantalang 33,300 at 50 doses naman ang Janssen. Idinagdag ni Dr. Redas na nagbigay na ng DOH ang alokasyon ng bakuna sa bawat local government unit dito sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang Maitutong Lakas, PWIC. Alright, mula dyan kay Ronald, balik tayo sa gitnang Luzon. Ronda Provincia. Sa Pampanga, particularly si Dione Gole. Kabalen Dione, go ahead sa iyong report. Yes, kabalen, mayap na gata panapo na si kayong adwa. Ito, nag-deklara na nga ng state of calamity itong bayang Masantol, Pampanga, matapos bahain na ang halos 26 na barangay nito
ayon dito kay Mayor Danilo Guinto ay nagpasya ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan nitong kanilang sangguniang sangguniang bayan na magpasa nga ng State of Calamity Resolution na dahil nga doon sa loob ng 27 nilang barangay, 26 na itong apektado ngayon ng malawakang mga pagbaha dulot nga nitong nagdaang monsoon rain na. Ayon pa rito kay Ginto ay gagamitin nila yung kanilang calamity pa na sa sandaling aprobado na nga itong nasabing resolusyon na suma sa ilalim na sa state of calamity nitong kanilang bayan para ipambili nila ng food pack o relief goods para doon sa halos sa 25,000 pamilya na naapektuhan nga nitong pananalasa ng baha. Ayon kay Mayor Ginto, nakapagbigay na sila ng 5,000 relief goods o food pack doon sa mga apektadong residente. Inamin ng alkalde na ilan doon sa mga kanyang mga kababayan na kahit na binabaha na yung loob ng kanilang bahay, nag-atubili silang mag-evacuate o pumunta sa mga evacuation centers dahil na rin sa takot na mahawa sa COVID-19. So yan ang update buhat dito sa Bayan ng Masantol, Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central sa Patrola. Sa gulat ng pilang ito, dulakas di, WIT. Alright, thank you, Johnny Gole, partner. At mula kay Johnny Gole, puntahan po natin naman ang balita mula sa Bataan, Ronda, Provincia. Ay June Bringula. June, anong latest sa balita? Pumapalo na sa 14 ang bilang ng mga nagpo-positibo sa mas mapanganib na COVID-19 Delta variant dito sa lalawigan ng Bataan. Ay ito mismo sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office kay Governor Abet Garcia. Ito ay makaraang makapagtala na ang piso ng panibagong pito na nagpositibo sa sakit ito. Ayon dito kay Governor Abet. Mayroon ang latest report araw ito from the Philippine Genome Center na meron tayong additional na ito. Kaming sa Delta variant. So ang total natin as of today, officially, ay 14. Samantala, sa magandang balita naman mga kaibigan, gumaling na yung unang 6 na nagpositibo sa Delta variant dito sa lalawigan ng Bataan. Ayon kay Gov Abet, ang 5 dito ay galing sa bayan ng Marabeles, habang ang isa naman ay mula sa bayan ng Dimay. Sa ngayon, puspusa na ang contact tracing na ginagawa ng BRS, ng PHO at maging ng PNP sa mga nakasalamuha ng 7 panibago nagpositibo sa COVID-19 Delta variant dito sa lalawigan ng Bataan. Jun Bringo yung nagulat sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Amat Jun, at yan ang unang bugso ng ating mga provincial reports mula sa ating mga correspondent at bahagi din ng ating Metro Patrol. At to sum it up, partner, naugnay pa rin dun sa patuloy na pagtutok natin dyan sa dumaraming kaso ng Delta variant, yung GIS nung kanilang report, ano? Tama ka dyan, Parker. At syempre, yan pa rin talagang napakainit na issue ngayon. May kaugnayan dyan sa COVID-19 cases pa rin. At partner, habang hinihintay pa natin yung report ng ating mga kasama, tinitignan ko itong mga balita ngayon. May kaugnayan dito sa kaugnay ng naging pahayag din ng Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakarang SONA. Merong isang balita dito, partner, na dahil sa panibagong statement nga ng Pangulo, may kaugnayan dito sa mga sangkot na mga opisyal ng pulisya sa mga illegal na aktibidad, ay ipinag-utos daw po ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Ilazar ang masusing investigasyon sa isinawalag ng Pangulong Rodrigo Duterte na merong siyam na mga police general na sangkot umano sa drug trafficking at iba pang mga illegal activities, partner. Dahil matindihan, pag yan ay sabi nga natin, hindi naman tumitigil si Gerald Alizar. I was talking to him last Sunday. At yan ang sinasabi niya na marami pang kinakailangang paglilinis mismo sa hanay ng PNP, partner. Oo, at ang isang bagay dito na medyo nakatawag ng pansin sa akin, kaya tiyanay ko yung date mismo, partner. July 27, ayon sa balita, July 27, 2021. So ngayon to, ang kaya ko natawag pansin sa date,
Eh kasi itong isyong to naging pangunahing issue na ng Pangulong Duterte nung siya ay nagsimula sa kanyang tungkulin. Ano nang nangyari, partner? At kung maalala mo, yung sabi nga natin blatant statement na yan ng Pangulo way back then, 2016, ang masasabi nating naging triggering point para siya iluklok ng ating mga kababayan bilang presidente sapagkat mukhang noong mga panahon yun, lugmok na lugmok tayo sa drugs pero hindi nakikita ng ibang kandidato at ang Pangulo lang ang may lakas loob na sinabing niyang nako halos kalahati na ng ating sa mamamayan ay... may nakatikim ng droga, di ba? At bilang katulayan, partner, marami ng mga opisyal nung time na yun ang natanggal sa serbisyo na sinasabing involved sa illegal na droga, partner. Correct. Ang isang nakakabahala dito, biruin mo, partner, general, mga general ng ating PNP, at parang gusto na kung unang maliwala, hinihintay rin lang natin, partner, yung report ni J. Mark Dagala, sapagkat mayroong isang dating police colonel na naalala mo ito, partner, tinalakay natin sa programa natin, yung umano'y involved sa plot o sa planong asesinasyon sa isang congresswoman sa La Union, partner. Yung tinututukan natin. Ang latest natin. Ay, partner, ay sumuko na. At nagpunta na sa Campo Corame, yung police colonel na ito, at sinasabing nililinis ang kanyang pangalan. Pero parang naniniwala ko, partner, ha, na siyang bagay siyempre na ibe-verify natin na umano'y may mga matataas na official din sa pulisya na nagkakanlong at... at ika nga ay nagbibigay ng proteksyon dito sa... dating police colonel na ito na sinasabing leader ng isang sindikato ng mga gun for hire syndicate, partner. At nababanggit mo yan, pakinggan na natin ang kaugulan at bigla ang follow-up report ni Patrol 9, J. Mark Dagala, hinggil dyan, partner. D-W-I-Z Patrol. Yang tinutukoy ni David Oro, mga kaibigan, ating partner, ang binigyang pansin at follow-up ng ating Patrol 9, ng ating defense reporter, Patrol 9, J. Mark Dagala. J. Mark, come in. Kakang Edwin at Man of Day, bahawak na nga ng mga tauhan ang Philippine National Police Intelligence Group, ang dating police na pinuno ng Gun for Hire Group sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon yan kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, matapos sumuko kagabi si dating police Lieutenant Colonel Wilson Magpali na pinuno ng kilabot na Magpali Gun for Hire Group. Si Magpali ay siyang binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling State of the Nation address o SONA kahapon kung saan ipinag-utos ito ang pagtugis sa dating pulis. Sinabi ni Eliazar na nakaramdam umano na matinding pressure itong si Magpali kaya't agad siyang nagpasama sa kanyang abogado patungong Campo Crame. Nagsumite si Magpali ng affidavit upang linisin umano ang kanyang pangalan at iginiit na hindi siya miyembro o pinuno ng anumang gun for hire group. Bago kutitang nasibak si Magpali matapos masangkot sa pagpatay sa isang Freddy Ramirez noong 2009, habang nasangkot din ito si Magpali sa tangkang pagpatay sa pamilya ni La Union Representative Sandra Erigel, bagay na mariin namang itinanggi ni Magpali. Patrol 9, J. Mark, tagalan ko ulit sa impin na may tatulakas. Dito bulay, Z. Alright, so, yes. Partner, dun sa nangyayang development sa kaso na yan. Pero tama ka, malaking bagay yung paglitaw niya sa mata ng publiko, particular dyan sa Campo Crame. Di man sabi nga natin, tayo ay tumututo lang sa istorya, pero nasa kanya ngayon ang pagpapatunay kung yung mga akusasyon sa kanya ay may katotohanan ba? O masasabing hindi sa ilang partner? Kaya hinikayat natin ang pamunuan na partner ng PNP na huwag pong tigilan ang pagbusisi, paghukay sa kasong ito sapagkat sabi nga sa kasabi ng partner, kapag may usok, mayroong apoy. Ganun ba? Dapat ito, tututukan pa rin natin ito, partner. Itong balitang ito, at alamin natin kung sino rin ang sinasabing nasa likod ng dating police colonel na ito na umano'y involved din sa illegal na mga aktibidad. Sa bagay, nasa kanyang pagkakataong partner para ipagtanggol ng kanyang sarili
Subalit meron tayong mga impormasyon din naman hinggil sa mga kasong ito na siyang tututukan natin, Parker. You mean, yung police colonel, beyond him o sa likod niya, meron pang personalidad na posibleng involved at sinasabi mo mga mas mataas. E ano bang mas mataas sa colonel kundi general at kung ano bang mataas sa general kundi politiko? Parker, hindi na ako mismo ang magsasabi niyan. Sapagkat mismo ang Pangulong Rodrigo Duterte, nagsabi nga na mayroong siyam na general na involved pa rin sa illegal na droga at iba't ibang mga illegal na mga aktibidad. O, hindi natin sinasabi na magkaugnay itong nabanggit ng Pangulo at siyempre malawak ang kaalaman ng Pangulo sa mga illegal na aktibidad kahit ng ilang mga opisyal ng ating PNP ay hindi makikialayan sa Pangulo. At sabi ko nga, maganda talagang ito matutukan ng ating mga kinaukulan para lumitaw ang katotohanan, partner. Alright. Sabi mo nga kanina, walang lihim na hindi nabubunyag, ano? At walang bahong hindi naamoy. Correct. Okay. Tututukan pa natin, partner. Sa kabuhan ng ating mga programa at mga follow-up. At maraming salamat kay J. Mark Tagala, ang ating Patrol 9, sa masusing pagpa-follow-up sa kasong yan na natunugan natin ang pagsuko kagabi sa kasagsagan po ng State of the Nation Address ng Pangulo. After magsalita ang Pangulo, ha, Parker, take note, na kanyang inatasan ng PNP ang mga kinukulan na tutukan ang mga opisyal ng pulisya at mayroong sinasabing siya na general. At syempre, under the general, meron din mga colonel. Yo. At iba pang, posible pang mga major hanggang sa pinababa. Hanggang sa patrolman, partner. Sinabi mo, di ba? Yun ang sabi nga, kalakaran o bracket na tinatawag nating puno at punot dulo ng paglaganap ng sindikato ng dagsahanay ng PNP. Bago tayo mag-break, partner, kanina, sunod-sunod yung mga report ng ating mga Metro Patrol at Provincial Patrol patungkol dyan sa COVID-19, ano? Pero wag na tayong lumayo dahil dito pala, mga kaibigan, paalala namin sa inyo ni David Oro, sa pamamagitan nating programa, dito may bagong hawak na record dito, partner, Sa Metro Manila, nakitaan ang pagtaas ng merong COVID pa rin, ha? At bagamat paulit-ulit nating naririnig, sabi nga, mas yun daw palagi ang paalala gamot sa taong nakakalimot at nagiging medyo, wika nga natin, pabaya dun sa mga protocols. Mismo si Secretary Kiko Duque ang nagsabi, partner, within just this week, ha, ngayong linggo lang, 47% ang tinaas nung kaso ng COVID dito sa NCR, may nakakalungkot yan. Ibig sabihin yan may gitsyam na raan daw yung dinami pa o nadagdag niya sa mga COVID positive. Meron tayong report bago tayo mag-break, partner, pahabol na situation report mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Mula kay July Pudok, July. Go ahead. Yes, Edwin. Dahil nga sa lakas ng ulan at medyo huminto ngayon, ay kanya-kanyang linis sa bawat barangay o yung bahay, no, na kanilang mga lugar ay may kanya-kanyang mga walis sa kapandakot dahil sa mga iniwan na dumi netong nasabing ulan. Dahil kasi pabuksyo-buksyo ulan dito sa may mismong barangay Gaya-Gaya. At ay ngayon medyo huminto na naman. Kaya tuloy-tuloy yung kanilang paglilinis. Dahil nga marami nagkalat yung mga kinalat ng mga aso na kanilang binungkal, lalo na yung mga basura. At itinaong pa naman kung kailan merong ulan. So kinakabahala rin ito ng mga kabarangay dito sa barangay Gaya-Gaya. Lalo na dito sa Mission Division sa barangay BRTI ay iniingatan nila rito yung mga sakit, lalo na yung tinatawag na dengue at yung leptospirosis. At hindi lang yun, yung variant COVID-19. Kaya yun, tuloy-tuloy yung paglilinis kanya-kanyang lugar para maibsan itong nasabing mga basura na nagkalat na ngayon ay iniipon nila para ito'y kunin ng mga basurero,
itong araw na ito. Yan sitwasyon ng sibuyas sa Metro Patrol de la Puta Laguna, Sentinel Todo la CWIZ. Sa report na yan ni July Puna, nagdating sa ating oras, Philippine Standard Time, eksakto yung punto, alas 6 ng gabi. Balita na, servisyo pa. CWIZ. Balita na, servisyo pa. At nagpapatuloy ho, ang inyong palatuntunan, BNSP, balita na servisyo pa. Kami pa rin ang inyong mga lagyang lingkol. Ako po si Edwin Eusebio. At David Oro po. At nais po nating imbitahan ang ating mga lahat ng mga taga-sabaybay na samahan pa tayo hanggang mamayang alas 7 ng gabi. At alam mo ba, Parker, habang commercial, ay kaugnaya ko si Fire Chief Superintendent Renato Marshall. Oo. Na ngayon ay nariyan po sa Zamboanga Region 9 to, Region 9. Oo. Siya na pala ngayon ng Region 9 Chief dyan ng mga bumero dyan po sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay, Parker. Kung naalala ko, tama yung pagkakaalala ko kahapon, nabanggit din ng Pangulo na may ilang mga questionabling mga bagay-bagay na nahungkat o na sabi ngayon natuklasan dyan sa hanay ng Bureau of Fire Partner. Ah, oo. Bagaman isa sa mga highlights na natandaan ko ay yung modernization ng Bureau of Fire Protection, Parker. Sa kabila ng modernization, pinag-iingat ng Pangulo yung ilang mga magkakaroon ng kamay para sabi nga isulong yung programa na yan, huwag kayong magpatukso sa anumang pondong mahahawakan, wika nga. Correct. Ito pa, partner. Nababanggit naman yung SONA pa rin naman, nag-wrap up tayo ng SONA. Hindi to pa, hindi pala totoo yung nag-trending din sa social media na after SONA, isinugod daw yung Pangulo sa clinic o sa ospital. Dahil di ba? Hindi daw. Hindi daw. Kasi may ebidensya si Senator Bongo Nasabay pa nga raw silang kumain after nung SONA. Ayun, sabi nga dito, naghapunan sila na sama-sama. Okay. Pero ang sabi, ito ang Pangulo open-minded pala, partner . Aminin ko, hindi ko naman maitatanggi sa inyo na medyo parang wika nga nauyot siya. Kung tawagin sa amin sa Bulacan yung nauyot, na out balance. Yung bang nauyot, ang tawag. Nauyot. Na out balance siya. Siguro dala sa katandaan niya. At the same time, partner, sabi niya, open naman ako kung kailangan ko na talagang magbaston o magtungkod. Diba? Sa edad ngayon ng mga elders natin, di ba, nakakatuwang makita yung araw na nakatungkod naman talaga yung mga may edad. Oo nga, oo. Ikaw ba, darating ang punto, gusto mo magtungkod? Ganun talaga Tatanda tayo Correct. Ganun talaga tayo, tatanda tayo, partner. Correct. At pag sinapit mo yon na sabi ngayon, naging tatlo na binti mo, kasama yung tungkod, may karangalan yun, di ba, kahit pa paano? Oo naman. Oo. Nagali mo, narating mo yung ganong edad, partner. Oo, parang ito magre-report sa atin. Kahit na nakatungkod pa minsan-minsan, nagre-report pa rin. Metro Patrol! Tataray, Aragones, Abelia, Tataray! Maraming salamat mga kaka. Abay, malakas pa. Silkiking pa, Tataray. Mikiking pa rin ako, mikiking pa. Silkiking. Anyway, ikaw nga, maraaring mabawasan na ang mga naturang affixer sa LTO dito sa naturang lalawigan na Rizal. Sa kadalanan ay 30% ang itinaas, ha, anang pagbabayad patwan na sa Echidna permit. Una na, ang mga patakaran niya pala sa kasalukuyan na ikaw nga, na bago ka makakuha ng tratawag ng Echidna permit, ay unang-una, kala dumaan ka sa mga driving school. At ikaw nga, nakakuha tayo ng datos na 3 hours lamang ang alaga po sa driving school ay 1,800. Pagkatapos mo ng 3 araw na ikaw nga sa iyong pag-drive ay bibigyan ka na yung napaka-importante na certification na katunayan ay ikaw ay naggaling sa mga driving school. Ang pangalawa, sumusunod diyan ay papupuntahin ka na diyan sa mga tatal sa mga medical exam. So sumatotal, ikaw nga, nang makwinta ng Metro Patrol ang dapat magastos, ha,
sa issue ng permit, sa halipag dati-rati po dahil mga 90-90 yan, ay 100 lamang, something like that. Abay ngayon, kulang-kulang 5,000 piso na. Ha? 5,000 piso na bago ka makakuha o ma-issue sa issue ng permit, ang higit sa lahat, doon sa exam. Ay, sa palayan ng Metro Patrol sa mga naturang mga opisyal o opisyal ng LTO, no? Ay ka nga, kailangan makapasa sila, kundi man, ikaw nga, masasay lang ang kalang na gastos. Ganyan pa man, ikaw nga, ay bigyan pa siya, kung kayo may kukuha ng student permit, ay kailangan mapaganda kayo ng halagang kulang 5,000 piso para makapasamang kayo at makakuha ng mga gandang medical ay katunayan, may isuwan sa kayo ng tatawating student permit. Yan yung subject mula sa Rizal. Permit patrol, tataray. Alright, thank you. Si Tata Ray, kumumpleto sa mga reporters natin sa Metro Patrol, Metro Rizal. 6:15, partner. Yes, partner. Nais ko lamang muling ipabot ang ating panawagan kay OWA Administrator Hans Leo Takdak. Napakasipag naman ng mamang to. Baka sa dami lang ng kanyang trinatrabaho, eh medyo nakakaligtan niya itong isa sa mga public service na inilapit natin sa kanya, partner, na isang OFW na nawala ng trabaho, ito po ay sa Dubai, at pagkatapos ay yung kanyang ipon, naubos na rin, partner, at nag-expired na yung kanyang visa, at binayaran niya kahit papano. Pero mukhang baka ma-export ulit, ma-expired ulit ito, ay mukhang palalayasin na rin siya doon sa kanyang tinitirahan. Itong si Roberto Bernarte na may address sa Government Building 188 Karama, Dubai, ay naitawag pansin na natin kay Administrator Hans Leo Kagdak ito, at sana'y maisama na siya sa mga i-repatriate na mga OFW mula sa Dubai pauwi ng ating bansa, at umiiyak na yung mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas, at awang-awa na sila dito kay Roberto Bernarte. At matatanda mo, partner, na ilapit na natin ito bilang bahagi ng ating programang serbisyo pa kay Administrator Hans Leo Kagdak, matapos din nating maipabot ang problema ng OFW ito kina Welfare Officer Melvin Caseda, mm-hmm, ng OWA United Arab Emirates, uh-huh, at si Administrative Staff Roberto Santos ang napadala natin ng sulat, at nag-react na rin sila. Pero sana maisama na itong OFW sa mga flight pabalik sa ating bansa, partner. Ayun. At siguro, samantalahin na rin nila na yung mga pagkakataon ng ating flag carrier, ang Philippine Airlines, ay nagkakaroon ng ilang mga, sabi nga natin, public service, tawag nito, public service actions, kaugnay ng mga kababayan natin ganyan. Siguro, bukod dyan sa paglapit nila sa atin, mailambing natin, if ever, na kahit papaano, di man lubos, mabawasan man lamang yung kanilang airfare, di ba, partner? Ayan. Tama ka dyan. Magandang suggestion yan, partner. Tamay, lagi naman nakikinig sa atin si Michelle Villalune. Tama. Oo, Ma'am Shielo. At partner, dahil nga sa ating programa ay hindi lang puro balita, may servisyo pa. Nakatanggap ako, partner, ang ating programa ng isang sulat mula sa isang kliyente, isang depositor ng isang bangko, partner. Alam mo, napakalungkot ang nangyari. Bakit? Yung kanilang ipon ng pamilyang ito sa bangko, isang araw may natanggap na tawag yung misis. At pagkatapos ay sinabi doon sa, actually, email muna ang koreksyon. May natanggap silang email, at ang sabi, yung pong account ninyo, siyempre sa wikang English, your account was temporarily placed on hold. Bakit daw? And gave instruction to verify the account details by clicking a link found in the body of the email. Ayun. Ang ginawa ng Mrs. Parker, clinic yung email, yung merong link. At pagkatapos, yun na. Naubos yung account. Nagkakuha na ng mga advice para baguhin at ibigay yung kanilang account number. Ako po. Ayun. At ang nangyari, partner, ay unti-unti
parang hinihigop ng linta yung kanilang ipon na pera. Ayun. Partner, nagsimula lamang ng 50,000. Mm. Pagkatapos, another 500,000. Naku po. Pagkatapos, another 500,000 ng ilang oras lamang. Mm. At alam mo, partner, kung magkano ang inabot bago tuloy yung napa-stop? Mm. 1,100,000. Eh, hindi na ano yan, hindi na birong pera yan. Yung nga, partner. Sus Mariosep. Ang tawag pala dito, partner, sa sistema ito, yung email na matatanggap mo ay phishing. Oo, na-phishing sila, tama. Phishing. Oo. Oo. Kaingat so, kayo. Yung mga... Itong sulat, partner, sorry, napotong kita. Good. Itong sulat na ito, partner, na ipinabot sa atin, ay, well, pwede naman natin banggitin yung ulo ng bangko eh. Kasi wala, kung isipin, wala namang kasalanan yung bangko dito eh. Ang punto dito, aksyonan nila ng mabilis. Ang bangko ay ang Security Bank Corporation. Yun. Ayan. Sumulat na itong victim complainant, kaugnay ng phishing incident na ito, at sana ma-aksyonan po nila para magawan po ng paraan kung matutumbok pa po kung sino yung nasa likod ng phishing incident na ito ay mabawi mo lang yung pera at maparusahan ang mga gumawa nito, partner. Oh, pero the fact na ibinigay kasi nila yung link, may pinindot sila, yun ang nagkaroon ng sabi nga natin parang naging key dun sa picture, kaya nakuha yung kanilang control dun sa account nila, no? Tama ka dyan, partner. Kaya nga, yung misis, tulala siya. Hindi niya alam na bakit niya nagawa yun. Pero sa totoo lang, in fairness sa mga bangko, tulad itong Security Bank, from time to time, nagpapadala sila ng mga abiso na ang aming pong bangko ay hindi po hihingi ng anumang mga account number o anumang mga information kaugnay ng inyong account. Kaya asahan po ninyo na hindi totoo pagka nakatanggap kayo ng ganyan mga mensahe. Meron naman tayo isang sulat din at reklamo kaugnay sa isang depositor na ang kanyang pera sa bangko, gaya ng binabanggit mo, ay i-consider natin naging dormant. Ibig sabihin ng dormant, ay hindi niya nahuhulugan. Ipagpalagay na na ang kanya yatang checking account ay nasa 5,000 or savings account. Pero for about a month, hindi rin niya nahulugan. Ang question, partner, may karapatan ba ang bangko na unti-unti na bawasan yun ng 5,500? Eh kaya ka nga nagtiwala sa bangko para ilagay doon, itago nyo muna yan eh. Oh. Eh sa totoo lang, partner, talagang mayroong ganong sistema ang bangko na kapag ka na-dormant talaga, ay makakaltasan yung account. Pero ang point dito, partner, ganun eh. Dapat, ayon sa pagkakala mo, partner, ha? Ayon sa regulasyon ng Central Bank, ang bangko mismo naman ay dapat i-inform ang kanyang kliyente sa kanyang account kapag ito ay madodormant na. Ayun. Merong particular na period. Kumbaga, ikaw David, yung account nyo dito, yung perang pinagkatuwalan nyo sa aming halagang 5,000, hindi nyo dinadagdagan, hindi nyo hinuhulugan, will be considered as dormant, mabawasan na namin ito. Interest o parang sa service fee, ganon. Sana nga, partner, ganon ang gagawin nila kasi sa isang kliyente, depositor ng bangko, na sinabihan ka ng ganon, at sasabihin mo ba na, okay lang po, sige po, bawasan nyo na bawasan, sige po, ayos na po yan. Ganon ba yun, partner? Okay. Definitely, kapag ka ikaw ay sinabihin ng bangko na yung account mo, ang account nyo po ay dormant, kaya kailangan po ninyong hulugan o mag-withdraw man lang ho kayo para manatiling active. Dapat ganun, partner. At kung halimbawa, meron kayong particular na halaga na ihuhulog nyo sa bangko at hindi nyo masusustain yung paghuhulog, para wag maging dormant, better yet, ilagay nyo as time deposit, di ba? Para nag-i-interest. Para nag-i-interest. Yun. Ay, pero partner, kung halaga lang namang 10,000 o kaya 50,000, ita-time deposit mo pa naman yun. Hindi, pati yata time deposit, partner, may leverage yun kung gagaano yung tinatanggap nilang time deposit. Pinakamababa yata dyan, 100,000. Pero partner, maganda dyan, natumbok mo yung dapat sana ay
Kailangan pa ba ng batas to? Kung nakikinig yung mga mambabatas natin, kailangan pa ba ng batas para maobliga ang mga bangko na huwag kalimutang palalahanan ng kanilang mga depositor pag nakita ho doon sa kanilang system na dormant ang isang account? Yun ba ay isesekreto sa mga kliyente nila, partner? Hindi dapat. Gayahin na nila kung gaano kabilis mag-remind yung mga telco. Ganun na rin dapat ang bangko, di ba? Na kasabay ng pag-deposit mo, kukunin niyo yung telephone numbers na if ever i-update at from time to time, i-update ka na, sandali, madodormante account ninyo, pakidagdagay niyo man lang kahit 50 pesos, di ba? Para ibig sabihin, gumagalaw. Ganun nga, partner, dapat. Katulad ng binanggit mo, kung gaano ka-aktibo itong mga bangko sa pagpapaalala at pagre-remind at pagwa-warning sa mga loan halimbawa, kung may utang sa bangko, ikinakailangan ganoon din sana sila ka-aktibo na ipaalala na yung pera nyo ho ay unti-unti nang kinakain ng aming bangko. Salamat po sa inyong pera, ha? Bato-bato sa langit, ha? Hindi naman lahat ng bangko ay ganyan ka, sabi nga natin, kasakim, ano? Sapagkat may mga bangko naman na kahit paano bukod dyan, tumutulong, nagbibigay pa nga ng loan. Dito ka sa ating bangko dito, yung ating city state, may prenda alaspe. Di ba? Kaya sa mga kliyente ng ibang mga bangko, dyan na kayo lumipat. City state bank. Alright. Reporter, muli ha. Ipapalo pa natin itong phishing email na ito. Na dalawang purpose natin, partner. Kung ang bangko na concerned dito, katulad ng Security Bank, ay kikilos ka agad. Kasi ang sabi, mukhang aabutin pa rin ng 2 buwan bago sila makapag-aksyon. Matutumbok sana kung sino pong nasa likod ng mga scammer na ito sa mga kliyente ng Security Bank Corporation. At pangalawa, kaya po natin binabroadcasting to para tumulong din po sa Security Bank na ipaalala sa kanilang mga customer na wag hong basta-basta sasang-ayon dito sa mga natatanggap nilang mga email na tila baga nagsasabing ang kanilang account ay on hold at ibibigay yung kanilang mga detalye. Tuloy-tuloy po. Siguradong scammer po yan, Parker. Lalo dito sa Facebook. Mabuti na lang, yung napagsabihan natin, wala na yung follow this link. Umalis na dito sa ating balita ng servisyo pa at sa ating mga program sa DWIC. Buti naman sa inyo. At partner, actually, speaking of online, syempre, nandyan pa rin yung isa pang tinututukan nating mga kaso ng mga biktima ng isang investment scam. Yung Muyan 66. Ano ba naamuyan mo dyan? Ano na naamuyan mo dyan sa Muyan? Wala pang naamuyan ang mga tao ng NBI. Pero ang ginagawa nilang, sinisikap nila na likumin ang mga complainant, yung mga affidavit. At pagkatapos ay gumagawa sila ng hakbang para matumbok kung sino ang nasa likod ng sindikato ito, partner. Alam mo naman, pag sindikato, hindi lang iisa yan. Marami yan. Network pa yan, partner. Correct. Alright. So, maaari pa ho kayo mag-text sa amin at kung may mga paksa kami na gusto nyong ibahagi sa amin at the same time, magiging susug niya sa amin, tinatalakay ni partner David na sa inyong pagkakataon at itest nyo lamang sa amin, partner. At kung mayroon ko pang papaalala, sabi mo lang, partner, bago tayo tuloy mag-break. Ang paalala natin sa ating mga kababayan, sisikapin po ng ating programa sapagkat ito yung tema ng programa natin. Hindi lang magbalita, kundi magserbisyo sa layunin po na yung po mga biktima ng ganito mga online scam. Nako, napakarami pong nabibiktima ngayon ng mga online scam nito. Kaya mag-ingat po tayo, magsisilbing babala po ito at paalala. At hindi lang ito, ha, kung ano po ang mga problema po na kaya pa naming solusyonan sa pamamagitan ng programang ito ni partner Edwin Eusebio.
ay gagawin natin ang ating maabot na mga kaya para makapagservisyo, partner. Alright, so with that, kami huy, magbe-break lang sumandali. At pagkatapos yan, babalik tayo sa iba pang segment for the last 30 minutes ng ating kwentuhan until 7 p.m. Mga kaibigan, at isaayos po ang inyong mga orasan. Sa buong bansa, ganap na po namang 29 na minuto magkalipas ang alas 6 ng gabi. Balita na, servisyo pa! Balita na, servisyo pa! Nagbabalik po sa huling bahagi ang inyong palatuntunan, BNSP Balita na, servisyo pa at 6:32. Partner, nakikipag-ugnayan tayo sa Flood Forecasting Center sa Pag-asa. Kasi alamin natin kung may mga report dito na may ilang mga dams na nagbukas ng kanilang gate, di ba? Dahil okay, medyo tumatas na raw yung antas ng imbak na tubig. Tama yan, partner. Para magbigay din babala doon sa mga posibleng maapektuhan ang pagpapakawala ng tubig, partner. Alright. So, maya-maya lang, tabayan na natin. Thank you kay Ice Cruz. Magamat din niya trabaho yun eh. Yung sa kasama natin, mukhang na-ospital. Biglang itinakbo sa ospital. Sino ba? Si Micah? Si Micah? Alright. Alright. Ganun talaga babae. Mahirap pag babae. At si Ace muna ang sumasalo. At tumatawag niya sa Flood Forecasting Center. Anyway, nandiyan si Mr. Benny Estareja ng Pag-asa. Benny, magandang gabi sa'yo. Hello, Benny. Yes, good afternoon po sa inyo, Vin, din sa mga taga-subaybay natin. Good evening na po pala. Benny, may mga reports kami na tinatanggap na dyan sa ating Flood Forecasting Center, then at the same time, meron na kayong mga ginagawang pagbubukas ng ilang mga gateway ng ating dams. Tama ba yun? Yung last po na pagkakaalam ko, merong in-open summer dito po sa Ipoh Dam. Pero yung recent, I will have to update pa po. So sa Ipoh Dam, dahil medyo bakit mataas na yung tubig? Yes po, marami nang natatanggap na ulan po doon. At yung alam kong protocol po ng mga dams kapag ganun. It's nag-open tayo ng pakunti-kunti pa lang naman na gates. At saka yung opening po is bahagyan tinataas. Ayun. Partner, baka may additional questions ka kay Benny. Dahil po dyan, Sir Benny, sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam natin, ay meron ba tayong ginagawa o meron po ba tayong announcement sa posibleng mga maapektuhan ng pag-apaw o pagtaas po ng mga ilog sa mga pampang po ng mga particular na lugar, Sir Benny? Yes po, meron tayong coordination with the dams through Flood Forecasting Center. So nag-issue po kami ng flood bulletin kapag malala na po yung sitwasyon or merong nakaambang mataas na level ng tubig sa mga ilog natin. But for now po, mga flood advisories po yung ini-issue natin doon sa mga courses ng Bulacan, pababa po dito sa may Rizal and Metro Manila. Tama, kumpirmado nga po. Ito nga po, tinitingnan nga po yung mga naunang abiso ng ating mga dam. Halimbawa, itong sa Ipoh Dam, meron po pala kayong sulat mismo at ipinapadala po yung mga information na ito. Kahit sa mismong barangay captain po halimbawa ng Ambuklaw sa Ipoh Dam through the coordination po ng National Power Corporation, Sir Benny, ano? Apo, simultaneous po yung coordination natin sa ibang agencies. Correct. Alright, so meron ba tayong aasahan pa mga paparating na sama ng panahon, Benny, within this coming few days? For the next 2 days po ay wala naman tayong ina-expect na panibagong weather disturbance. Andyan pa rin sa paligid natin yung mga bagyo. For example, ito pong si Fabian ay nandun pa rin po sa may Eastern China, bahagyan nag-e-enhance po ng habagat. Meron din bagyo sa ngayon sa may Japan, kung saan hiniheld po yung ating Olympics. And then may mga cloud clusters tayo sa may eastern part ng Northern Luzon po. Ito yung mga nagtitrigger po ng habagat. So habagat pa rin tayo sa mga susunod na araw. Alright. So Benny, kami patuloy na makikipag-ugnayan. Thank you for answering our call, ha? Thank you, sir. Salamat din po. Benny Estareja, mga kaibigan ng Forecasting Center ng Pag-asa. Yun, medyo talagang habagat na at mababagyo. At maganda yung partner na i-diin natin yung puntong yun, ha, na ang Pag-asa sa pakipag-unayan sa mga operator o mga nag-ooperate na mga dam ay nakikipag-ugnayan din sa mga local official, katulad na nabanggit ko, including sa information dissemination ang mga barangay official na dadaanan o posibleng maapektuhan ang pagpapakawala ng tubig. Natanda mo, partner, di ba naging issue to
nang nagpagkaroon ng mga pagbaha, mayroong mga nagreklamo, mga residente, dahil hindi raw sila naimpormahan ng mas maaga, partner. Alright, so yun. At kami ho'y patuloy sa papaalala sa inyo na makakinig sa mga kaukulang abiso ng mga kinaukulan para at least maiwasan yung problema, partner. Yes, partner. So, at least bahagi yan ng ating programang servisyo pa, partner. Oh, dito sa katatapos na zona, ayoko na sanang talakayin ito, partner eh. Pero ano ba yung mga... Sabi nga ay natandaan mo na kahit pa paano nagiging hopeful ka pa rin sa nalalabig isang taon ng Pangulo na sana ay mabigyan niya ng katuparan, partner ko. Oo, yung natandaan ko, yung unang mga nabanggit niya nung simula, ay yung may kaugnayan doon sa Universal Health Law. Oo. Na talagang maraming nakinabang dito, partner, sapagkat yung Universal Health Law, eh talagang ano, talagang saktong-sakto sa panahon ng pandemic, partner. I see. Ayan. Isa yun. Mm. Ako naman, natanda ko yung unang bahagi, unang paragraph na binigyan pansin ng Pangulo, yung ating mga OFW, particularly those Filipina household workers, na ayaw na ayaw niya nang naririnig na naaabuso sa gitnang silangan. Kung maaari, huwag na niya kayo pupunta doon at hahanap tayo ng kaparaanan para magkaroon kayo ng trabaho dito sa bansa. Yan. At ang natandaan ko pa, partner, may kaugnayan naman sa mga improvements sa tagal noong passport. Halimbawa, partner, Validity ng passport. Ako, meron na akong passport, partner. 10 years right. Validity. Pero nakakadalaw tangong kalahati na, di ko pa nagagamit, inabutan pa ng pandemya. At saka partner, yung gamit na gamit natin bilang mga driver, yan. Yung ating lisensya, driver's license, partner. Oo, yung sa akin, ang nakuha ko yata 5 years. Ako 10 years, partner. Ba? May aabutan ng paglaki mo yan. Sabi ko nga. 639 mga kaibigan. Kami ho'y sinisisi lang namin kayo ni Partner David sapagkat pag ganyan ho ang mga balita, hindi naman gaanong kabigat at malalaki. Maganda yung bumugad sa atin. Kahapon, magagandang balita na Pangulo sa Sona. Tapos nung gabi, sinundan pa nung kay Heidi Lindias, ano, diba? Kaya nakakatuwa. Correct, correct. Kaya pinagpepiestahan ngayon ng mga netizen ang iba't ibang mga larawan ni Heidi Lynn, ano? Oo, lahat ng page ng mga netizen, meron silang kahit paano, a sort of pagbati doon sa ating Filipina weightlifter. At paghanga sa biglaang pagyaman dahil sa pagbubuhat. Meron pa nga isang airline company, partner, na nag-offer ng lifetime. Lahat ng biyahe, partner, libre. Oo, lahat ng biyahe niya, libre. Sana all. Eh, pagpunta niya ng Divisoria, libre. Sabi ko nga. Pero, kasarap na. Yun naman eh, ano, si Heidelin, just reaping the bounty nung kanyang paghihirap, partner. Correct. Pinaghirapan niya, talagang nag-invest siya ng panahon, oras, lakas, luha. Sabi niya, kahit pa paano, lahat, yan ay patunay ng kasabihang Pilipino na pag may tiyaga, may nilaga. Tama ka dyan, partner. At ang maganda nito, sa background nitong si Heidi Lynn Diaz, siya ay naglilingkod sa ating Armed Force of the Philippines, partner, di ba? Air Force. Sa Air Force, Philippine Air Force. Alam mo ba, partner, na dito sa record, talagang matulungin itong si Heidi Lynn. Kaya tama lamang itong mga natanggap niyang mga yung kanyang premyo, yung mga regalo sa kanya. Huwag mo tayong, dapat po natin ikatawa ito. Bakit po? Aba, matulungin itong si Heidi Lynn. Saka hindi, para ma-encourage din naman yung mga kabataan na tumitingala sa kanya ngayon, di ba? Oo. At para ko nang nakikinig nito, partner, pagbalik nitong si Heidi Lynn, ibabaha po ang tulong sa mga kababayan niya, lalo-lalo yung mga naapektuhan ng pandemic, naapektuhan ng mga kalamidad, matulungin po itong si Heidi Lynn Diaz. Maganda po ang record po nito. Oo, di ba? Kamukha nung panahon ni Pacquiao, no? Siya yung napanayang panalo, lagi may nakapila dun sa kanya. Pero tatandaan po natin na easy money, easy go. Pinaghihirapan po yung pagkakaroon natin ng panggastos at pananalapi, wika nga.
Tama ka dyan. At alam natin na may isip at matalino naman tong si Heidi Lynn para gastusin ng tama yung kanyang panalo at yung mga premyo niya at mga regalo niya at itulong niya rin naman sa mga nangangailangan, partner. May nagtatanong dito sa text, kay Edwin, kay David, may boyfriend ba si Heidi Lynn? hindi natin alam. Hindi namin alam, personal natin, yun eh. Saka kung sino, natin, kung sino man ang boyfriend nito, malamang matakot. Lakas ng loob na magiging... Kaya siyang ibalibag. Yeah. Nauumok agad ako, partner. Ano? Eh, pag nagalit niya yun, eh, malamang isang buhat lang sa kanya. Anyway, napag-uusapan ng serbisyo publiko, bahagi ng ating program, ang pagkakaloob po natin ng mga job opportunities. Sa ating trabaho segment. Yan. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa balita na Serbisyo. Thank you, Kuya Fred. At ang Public Employment Service Office ng San Jose del Monte, Bulacan. Yes, sa paboritong lugar ni July Pudok, lungsod ng San Jose del Monte. At sa pakikipagtulungan ng ilang produkto, nangangailangan po ng Trade Marketing Specialist 1, lalaki po ito, marketing graduate, may with license professional 2 and 3, sabi restriction, with experience sa basic marketing. Meron kayong initial requirements, of course, dapat meron kayong updated resume, may pinakahuling larawan ho ninyo, tapos SSS E1, pag-ibig MDR, PhilHealth MDF, at referral letter from the PES office ng San Jose del Monte, Bulacan. At ito'y pinost nila, dito lang nakalipas na Lunes, at still existing, ibig sabihin bukas yung trabaho opportunities, makipag-ugnayan kayo dyan sa PES office ng San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan ba ikaw mo? Aba, meron din partner. Nadagdag ang panawagan po ng Public Employment Service Office ng City Government of San Jose del Monte, Bulacan. Nangangailangan po sila ng 3 electrician, partner. 2 technician, 2 welder. Above minimum salary will do trade test with NC2 certificate. Ang deployment po ay sa City Land, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Para po sa mga interesado ay pwede po kayong makipag-ugnayan dito nga po sa PESO, San Jose del Monte, Bulacan, partner. Alright. Mula naman sa Subic Bay Metropolitan Authority, yung mga kalapit na probinsya dyan, the likes of Bataan at ano pa ba kalapit yan, Pampanga. Merong submission ng job application, ipadala ho ninyo yung scan copies ng requirements sa pamamagitan ng kanilang email. Ang email po nila ay sbmarequirements@gmail.com. Malilita letter lang ho yun, sbmarequirements@gmail.com. Padala nyo yung inyong updated resume with birth certificate, barangay clearance or NBI clearance, tapos certificate of employment kung available po yan. At paalala, paki-indicate po sa subject line ng email kung anong position po ang a-applyan kung saang company. Halimbawa, accountant dyan sa San Yodenki, sa Subic, and etc. Hindi po maisesend ang inyong application kung hindi po kompleto ang inyong ipinasang requirements. Yan, partner. Ito pa. Mayroon pang pa-abiso dito. Nakita ko yung larawan itong si Mayor Oka Malapitan na nakahalukip-kip. Ang panawagan po ay ng pangangailangan ng gusto magtrabaho ay mula po sa pamalang lungsod ng Caloocan, particular po ang Public Employment Service Office ng nasabing lugar. Ang job vacancies po nila, nangangailangan po ng ref and aircon technician, kailangan din po ng plumber, gas technician, at welder. So makipag-ugnayan po kayo sa PESO,
ng Caloocan City Government Partner. Ayun. Oh, may mga nagtetest sa atin from abroad, from Canada, Japan, and Taiwan. Napapansin nila parang bakit daw basag yung ano yung boses mo. Eh kasi hoy, work from home si David, magkaminsan yung connection po ng telco eh hindi nakikisama sa kanya pag paumanhin na po ninyo. Pero at least readable naman po, readable. Anyway, ano pa ba partner? Ang ating huling segment ay yung sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Partner, ang tanong na ipinukul natin sa ating mga taga-subaybay, ano po ang masasabi o ano ang inyong masasabi sa isinagawang huling sona ng Pangulong Duterte? Partner. Sabi ni Johnny Antonio, 1,001% sobra-sobra trabaho at accomplishment niya. Sabi niya ganun. Sabi ni JJB Caro, good job, Mr. President. God bless you. Yun. At binubuksan ko rin yung ating Facebook page kasi dito yung nilagay yung ano, yung poll questions natin eh. Si Charlene Tubig Castillo, sabi niya, for me, very sincere. Ayun. Ang sabi nitong si Mitos Austria, the best talaga si Tatay Perfect 10. Si Delby Estilo, mukhang negative ang dating nito. Sabi niya, nothing new. Sabi ni Divina Ito, good job! 100% pa rin suporta ng families ko kay President Duterte. May nakapunad dito yung medyo pagpitik ng Pangulo dun sa teleprompter operator. Mm-hmm. Sabi ni Raymundo Ann Jr., pinaliwanag naman niya yan eh, yung operator ang may problema kasi maraming adlib ang Pangulo. Eh, mahirap din ho. Sabi nga ni Partner David, naging trabaho niya yun eh. Oo, partner! Pagka masyado kang mabilis, aba, malalagay din sa alanganin yung nagbabasa ng teleprompter, partner. Kung masyado ka namang mabagal, ay mabibiti naman siya. Mm-hmm. Kaya dapat sasabayan mo siya sa bilis ng kanyang pagsasalita. Mm-hmm. Eh paano ngayon kung may adlib? Yun. Medyo mahirap talaga yung partner. Kasi tumatakbo yung mga kamisan. Pag pinundot mo ng slow o medium slow o pass yung teleprompter, mag-automatic yun. Hindi mo naman pwedeng, wika nga natin eh, ahawakan ng lagi yan. Dahil alam po namin ni partner yan dahil kapwa kami naging newscaster sa TV. Oo, at tama ka partner. Merong bilis yan eh. So ang punto dyan partner, siguro kung binasa lamang ng Pangulong Duterte yung eksaktong nandoon sa kanyang script, baka malamang aabot lamang ng kulang-kulang dalawang oras partner. Kaya kaso umabot ng 2 hours and 45 o 47 minutes. Mm-hmm. Ibig sabihin ng daming mga adlib ng ating Pangulo. At kung binasa nga lang daw niya, baka wala pa daw ano eh, dalawang oras, baka isang oras yung kalahati lang eh. Pero parang pag ganun naman, hindi tayo sanay pag ganun ng Pangulo. Sasabihin naman natin, ang tawag nito, by the book, ang Pangulo pag ganun. Hindi tayo sanay kasi talagang alam natin mabiro si Pangulong Duterte. Mm. Ang sabi pa nitong si Dan Barros, great job, Mr. President. We will support you all the way. Si Pedro Barnes, sabi niya, true and just, makatotohanan ng lahat ng sinabi ng Pangulo. Sabi ni Jovel Navarro, makasaysayan. Ito, silipin ko na yung ating Facebook Live. Sabi ni Flordelis Espadilla, magandang gabi po, kakang Edwin at kakang David. Si Yolanda Inong ay nanonood sa atin kung saan lugar, di ko alam. Si Sula Taponesa na hindi ko rin alam ang pangalan pero may magandang larawan. Sabi niya, good afternoon ka Edwin, ka David. At si Chato Balahadyan ng Malolos, si Danny Red Cruz. Pasensya na mga boss, di ako napag-report dahil nalubog ako. Uy, speaking of nalubog. Oh. Sino may nagpakita sa akin kanina ng lubog ang bahay sa Malabon? Oh. Grabe. Malabon? Si Gerald Yana, yung ating supervisor ng tawag nito ng social media ng computer, ng IT, yung IT natin. Yung bahay nila, buti na lang tatlong palapag, nandoon na sa ikalawang palapag yung tubig. Nako. Oh. Paano balita ko rin pati si partner, si Hiyas.
Ay, si Hias, hindi ka makakamba doon kasi lulutang yun. Pero kidding aside, Hias, ha? Ingat, ingat. Oo, oh, nalubog din ang bahay. At ang bigas nga raw na panluto niya, nababad sa tubig. Ay, mahirap yun, na. Pwedeng pakinabangan yun. Oo, oh, totoo. Hindi na pakikinabangan pag nababad sa tubig. Yun ang kaawa-awa. So, oh, kahirap ng kalalagayan ng ating mga kababayan pag nabaha. Sa bagay, hindi naman sa sabi kay pampalakas loob dahil hindi lang naman pala tayong bansang ganito. Pinanunod ko sa internet, maraming bansa ngayon medyo partner lubog sa tubig ba, particular ang China. Oo nga, partner. Ang at China, ang tindi sa China, daming namatay, Sus Mario Joseph. At alam mo ba, partner, kahit yung mga bansa dati na hindi binabaha, abay, magugulat ka. Yung dati mga desierto, ngayon binabaha, partner. Pero partner, di ba sinasabi sa kasulatan, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Hindi naman. Hindi naman talaga magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng baha sapagkat isolated yung mga ganyang insidente, partner. Oo. Oo. Siguro at pagdating niya sa Friday, yan ang ibahagi mo sa ating pangkaing pangkaisipan, partner, yung naumega sa mga fear factor, sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo ngayon, partner. Yeah, oo. Yan natin yan. I-schedule natin yan, partner. At sa habol, at sa pahabol pang ulat, partner, ha, na medyo nakatawag lang ng pansin sa akin itong isang balita, na ang Quezon City Police District, under po kay Director Antonio Yara, General Antonio Yara, abay pinagpipiliwanag daw si General sa umari hindi pagsunod sa kasunduan ng mga rallyista noong nakarang sona kahapon, partner. Anong kasunduan naman yun? Meron pa ba silang kasunduan? Pero partner, ang kakatuwa dito, si si Quezon City Mayor Joy Belmonte ay pinagsusumiti niya ng paliwanag ang Quezon City Police District, partner. Ayun. Kumusahan? Ano yung hinihingi niya kapaliwanagan? Ito sabi niya, hinihingi niya ng written explanation upang bigyan linaw ang mga aligasyon ng mga militanteng grupo ukol sa kanilang naging programa sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, July 26. Sinabi ng mga nag-organisa ng Kilos Protesta na hindi sumunod daw ang mga pulis sa kasunduan. Hindi malinaw dito, partner, kung ano yung kasunduan na binabanggit dito sa... ito pala, partner, mayroong bahagi dito ng balita na yung kasunduan ay huwag silang aharangin habang nagmamarcha sa bahagi ng Commonwealth Avenue na nagresulta. Meron palang commotion nangyari, partner. Pa rin. Nagkaroon ng contact. Ayan. Huwag silang aharangin Meron namang kasunduan na hanggang doon lang kayo. Kung lalagpas kayo doon, aharangin kayo. Yun ang hindi maliwag, partner. Kaya maganda siguro, magpaliwanag na lang si General Yara dito kung ano talagang nangyari. Ayan. Magkaminsan, siyempre pa, hindi natin parehong may punto yung dalawa na yan. Tayo humihingi ng paliwanag sa kanila kung anong talagang totoo sa likod niya, ano, partner. Yeah, partner. Paliwanag lamang siguro. At para mapaliwanagan din yung mga rallyista, kung ang kanilang karapatang mag-rally, ay baka sumobra rin naman sila sa dapat na kalalagay nila, partner. Natumbok mo. At kadalasan yan, binibigay natin yung paghatol dyan o yung paghusga doon sa ating mga kababayan. At most of the ating kababayan, parang natuturete na rin sa mga ganyang pagkilos. Halos kabisado na kanila yung sinisigaw ng mga militanteng grupo kahit nakapikit sila. Ikaw ba kabisado mo? Ako naman. Ibasura. Ibasura. Kahirapan tapusin, mga ganun, di ba? Oo nga, partner. All right, so malapit na tayo magtapos, 4 minuto na lang at magpaalam na tayo, partner. So, kung ilang mga announcement at mga follow-up doon sa mga idinudulog sa iyong public service, nasa iyo pagkakataon, partner ko. Go ahead. Yes, partner. Basta ang ating tinutumbok dito, kapag yung mga kasong nilapit sa atin ay magagawa po natin ang paraan, tututukan po natin yan sa abot natin makakaya. Katulad ng mga kaso, partner, ng mga mangingisda at pagsasaka sa Maribeles at pagkatapos yung kamag-anak ng mga napinsala naman ng itinulak na kabataan
Meron tayong pinapalob din ng mga kaso ng isa, ng OFW na may problema dyan sa Dubai. May problema rin inilapat sa atin. May kaugnayan sa lupang kanyang nabili na naipenta rin daw sa iba. Pero more or less, na-resolve na yung partner. At ito yung bago, yung kaso nitong nakuna ng kanilang impok na pera sa bangko na phishing email. At dapat yung pagkakunan ng pansin ng isang bangko, partner, at yung mga biktima ng isang investment scam. At marami pa, partner, ipapalap natin sa mga susunod na programa natin, partner. Nabanggit mo, partner ko, yung Maribeles. Yeah, Maribeles. Just for your information sa ating mga kababayan, isolated po kayo yung isang bahagi ng Maribeles. Kasi pag nagpupunta ako doon, kung alam mo namang every month nagpupunta ako doon sa Maribeles, yung dinadaanan ko, yung ruta ko, di ako makakapunta kasi di ko kabisado yung ating ruta. Yung zigzag road, nag-collapse yung malaking bahagi noon. Kaya hindi daw madadaanan ngayon. Kaya malaki ang problema ni Mayor Jocelyn Castaneda. Bukod doon sa mga inilalapit natin sa kanya, may problema pa ngayon dala ng bagyo. Oo nga, marami talagang epekto itong bagyo at yung habagat, partner. Alright, so okay. Thank you. Pasalamatan natin ang mga nakagapay natin ha sa ating programa. Pinangungunahan siyempre ni Engineer Fred Belemala. Si Toto, lagi may kasamang pala to. Ang ating mga news writers na sina Jen Valencia Borgus at siyempre yung ating Patrol 9, J. Mark Dagala. Salamat sa suporta, ha? Ako yung J. Mark. Ang ating mga social media writers, nandyan sina Rina Corpus at sino pa? Tina Nolasco. At ano din, ang ating communication assistant na si Micah Sariaka. Kamo, ano ba? Si Micah ba yung dinala sa clinic? Si Micah daw, medyo nagkaroon ng emergency. Pero okay naman siguro na siya. Hindi natin alam, may hirap papapalo ko. At mahirap maging babae talaga eh. Anyway, yun mga binanggit. Ikaw sino? Ako po, si David Oro. Ang nag-iwan ng mga katagang, maraming salamat muli sa privilege na makapag-servisyo sa inyo. Bye! Mga kaibigan, pagpaumanin ninyo, ganyan lang ho kami na aking partner, parang kami magkapatid yan. Ano? Uuwi ka na! Bakit pumasok yun? Sino yun? Uuwi ka na! Ay, parang kilala ko yung boses na yun. Sandali na ako nagtatrabaho pa. Pambira. Napakahirap pumasok dun sa recording booth ni Engineer Fred. Lahat ng lalabas na tunog sa katawan mo, maririnig doon. Ngayon ko lang narinig ka na. Ha? Saglit lang, konti na lang. Ano ba sabi mo? Uuwi ka na! Uuwi na ka! Sounds family! Sounds familiar. Ating pong tatandaan ang paglilingkod sa kapwa ay ipagpapala mula sa Diyos. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, Miss Marupa Hati Sarne, sa kanyang programang Radio Klinika! Balita na servisyo pa!